We're going to make cheesy ensaimada. So these are all our ingredients. First is 1 cup of fresh milk. Then 2¼ teaspoon of yeast. 1½ cup brown sugar. 1 egg. 1 teaspoon of salt and flour. 2 cups of all-purpose flour and 2 cups bread flour. I mix it together. Then vanilla. 1½ cup vegetable oil or canola oil. And let's start. First, we're going to mix our sugar and yeast dito sa ating fresh milk. Kasi ito yung pagkain ng ating yeast, sugar. Let's use it na lang to rise and turn into bubble. Set aside lang natin. Then, gagawin na natin yung kanzong. So, ngayon, uunahin natin gumawa ng water roux. Ito yung mixture of flour and water. So, 125 grams of water or 3/4 cup of water. So, lagawin na natin sa kapay. Then 45 grams of flour. Scoop lang tayo. So yeah, pwede na. So gagawin na natin yung tanzong. In a low heat, paghaluin lang natin ang flour at ang water. Wait lang natin sila na mag-mix all together. Mix lang natin siya hanggang sa maging paste. Parang paste yung kanyang consistency. Ihahalin na natin siya sa ating dough mixture. Okay, using our stand mixer, mix lang natin lahat ng ingredients. First is yung flour. Then, ang ating yeast na napaalsa na natin kanina. Yan. Ganyan lang natin siya. Using my spatula, mas malilis ang pag-spray. Halo-halo lang natin siya. That ingredients. Then, yung salt. 1 teaspoon. Ang ating oil. Vanilla. Then, iikot na natin. Paikutin na natin yung ating flour. Ating dough mixture.
tayo sa low speed muna. Then mamaya, pataasan natin para if medyo na dumikit na yung tukbo, pwede natin pataasan yung speed. Yan, pwede na natin ilagay yung tanzong. Nahandahan natin ilagay yung tanzong natin. Takasan natin yung speed. Lang natin yung tanzong para ma-incorporate siya. Natin and then scrape yung mga hilid para manikit na siya dito sa loob. Slip mo natin. Then medium high speed. After 10 minutes, ito na yung kanyang itsura. Yan. So, ilalagay lang natin siya dito sa abi. Countertop. Para masahin natin siya. Ulit. Maganda kasi yung minamasa talaga siya ng kamay. Para mas ma-incorporate yung kanyang dough. Ito. Tayin na natin siyang lumobo. Yan. Balikan na natin siya ulit. Mali. And cover pala natin siya muna ng cling wrap. Balikan na natin siya ng 1 hour.
Lagay lang natin siya sa medyo mainit na lugar. Okay. After an hour, ayun na siya, nag-double na yung size niya. Yan. Ang ganda. So, ang gagawin natin, puff lang natin siya. Tanggalin na natin yung air. Yan. So, ngayon, timbangin natin siya ng 60 grams para yung kanyang size. Yan siya. Okay, after natin i-brush yung ating cupcake liners, pwede natin ilagay yung ating dough. Diba? Ayan. Sige lang natin siya. Ayan na siya. So, ipoproof na ulit natin siya. Ilalagay natin siya sa oven. Umalsa na siya. So, ready na siyang i-bake. Tanggalin na lang natin siya and preheat our oven. Let's preheat our oven to 175 degrees Celsius. 15 minutes. It's ready! 15 minutes baking time! So, ready na siya para i-cool down. Kunin na natin. Yay! Look at that! So, after natin siya i-cool down, pwede na natin siya ilagay dito sa box para mamaya i-glaze natin siya ng butter and ng cheese. So, ready na natin siya. Lagyan ng glaze. So, lagyan na natin siya. Isa-isa. Yes. Lagyan natin siya ulit dito. Thank you.
sa cheese. And voila! Ready na!